Ito naman ay mula kay Jeffrey Dimson Wong, isang OFW mula sa Saudi Arabia. Good day po. Hingi po sana kami ng tulong sa inyo. Dito po kami sa Medina City, Saudi Arabia. Nagtatrabaho bilang barista. Dalawa po kami dito, tapos na po ang kontrata namin sa aming kumpanya. Ayaw nila kaming pauwiin. 4 years na rin kami dito sa Saudi Arabia. Ang concern namin po ay sana makuha namin ang sahod na 3 months at yung benefits namin na 1 year at ticket exit visa. End of contract service na po kami. Ma'am, 3 years na po kami sa kumpanya namin. Ayaw nila kaming pauwiin. Gusto nila magtrabaho lang kami. Forced labor na po yung ginagawa nila sa amin. Pagtapos na yung kontrata, usually 2 years lang ito eh. So, sa nakikita natin, sinasabi nila 4 years na sila. So, ibig sabihin, lagpas na ito. Ngayon, tingnan natin yung point of view dito sa side ng ating recruitment agency at saka dito sa responsibility dito sa worker at sa employer. Kasi para sa recruitment agency, 2 years lang yung kanilang responsibility dapat. Kaya nga, nire-require ng Department of Migrant Workers na kapag halimbawang tapos na ang kontrata, ire-report mo yan sa iyong Overseas Filipino Workers Welfare Monitoring System na itong worker na ito, finish contract na ito. Para naman kasi sa ating mga Overseas Filipino worker, dapat pagkatapos ng 2 years, huwag silang magtuloy-tuloy. Dapat umuwi talaga sila dahil maraming rason kung bakit kailangan umuwi sila. Una, tapos na yung kontrata, tapos na rin yung mandatory OFW insurance. So, hindi na sila covered noon. At, syempre, baka mamaya, during the extended period, hindi pala inayos yung mga papeles. O di kaya, during the extended period, doon pa nangyari yung mga pangmamaltrato, yung mga contractual violation. At, syempre, alam mo, yung responsibility ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-monitor dapat dito sa mga worker na ito. Nga lang, ang problema natin, paano kung umabot nga ng napakatagal na? Abutin sila ng 5, 6, 10 taon, mapakahirap naman po yun sa side ng recruitment agency na parang babantayin mo, para ka may anak na binabantayan. Pero itong problema nila, madali lamang ito. In short, contractual violation ito. Napakaraming contractual violation dahil tapos na, hindi pa binibigyan ng ticket pa uwi. Tapos, yung sahod nila, yung mga benefit nila. So ano ang pinakamagandang gawin dito? Humingi na ng tulong. Of course, sabay-sabay na mag-message siya sa recruitment agency niya, mag-message siya sa migrant workers office para mabigyan sila ng sapat na assistance. Mm-hmm. Kasi yan naman, yung ating migrant workers office, sila itong naatasan ng ating batas doon sa job site na magbigay ng assistance. Nandyan pa rin yung ating embassy. Kung halimbawa magkakaroon na ng kasuhan, hayaabulin ng mga benefits, siyempre, nandyan ang ating ATN na nailipat na, by the way, sa ating Department of Migrant Workers. Sila ito magbibigay ng mga legal assistance na mga abogado habang nililitis doon o hanggat sa makuha nila yung kanilang mga benepisyo. At kung wala silang magawa doon, hindi nabigay ang ustisya, saka pa lamang dadalhin dito sa Pilipinas under the principle of joint and solidary liability. Ayan.